Ano pa yung isang component ng isang trading system? Kailangan may tools. Yung mga carpentero namin, alam niyo, nung nagsimula kami magdegosyo, wala naman akong alam sa carpentry kasi ang tinapos ko, business administration. Ang kaya ko lang gawin ay magpukpuk ng pakong bakya. So may mga tao tayo na marurunong, but eventually, nung nag-start kami, ang gamit lang namin, lagare, mano-mano, screwdriver, but eventually, para bumilis yung trabaho namin, mas marami kaming nagawa, noong gumamit kami ng mga power tools na tinatawag. Yung mga rechargeable na barena, yung mga ganon, rechargeable na barena, yung mga electric saw, etc. No? So bumilis, mas dumali yung buhay. So similar to trading, kailangan mo ng tools, hindi siya pwedeng, feeling ko lang, aakyat talaga eh. Pasok na ako dito. Hindi pwedeng ganun eh. So, ano yung mga kailangan mo? Kailangan mo ng charting software. Alright? Kung active trading ka, ako, whether mag-i-invest ka, low for the long term, or mag-active trading ka, at the very least, alam lang yung basic support and resistance, bumasa ng chart. Kasi pag hindi mo alam yon, nakalabas na kaming lahat, nandun ka pa rin. Diba? Kasi hindi mo alam, ay, pababa na pala. So, kailangan mo ng charting software. Okay, ako ginagamit ko po, moving average. Nandun din yan sa chart. So, mga indicators, nandun din po yan sa chart. And oscillators. So, kailangan mo ng tools para bumilis, no? Ito po ang isang example ng trading system. Sabi natin, realistic goal. For me, ang realistic goal, nasa 8 to 12% per month. Malaki na nga yan, eh, pag nag-double digit ka per month. So, remember, we're aiming for consistency. Trading style, ito, for example, trend following. Ang ginamit natin na tool dito, moving average, ang capital size per trade, 1 to 2%, maximum loss of 5% per day. So, yan yung sinet mo na rules mo sa trading system mo. So, ano yung una? Sabi mo, ang goal mo lang, 8% per month, malaki per day pa na malaki na yun. Ha? So, pag dinivide mo yan daily o weekly, ka lang magte-trade. So, meron ka na nakaset na ito yung target ko. Ang trading style ko gagamitin, trend following. So, naghahanap lang ako ng may trend. Pag sideways, ayaw ko yan i-trade. Gusto ko lang uptrend or downtrend na clear. So, paano ka kukuha ng trend? Use the higher time frame. Diba? Either you're using, if you're doing it sa spot, use the daily or the weekly chart para makita mo yung trend ng malinaw. Right? Kung nag-futures ka naman, ako I'm using 4H for the trend. Diba? Para makita mo kung uptrend ba siya sa 4 hour or downtrend siya sa 4 hour. So, meron na yon. Alam mo na trend following lang ako. Okay? Tapos, gagamit ako ng mga moving average. And then, alam ko lang na 1 to 2% ang capital size every time na magti-trade ako. Right? Pag lumagpas ka dyan, alam mo na, ops, sobra. May checkpoint ka. And maximum loss per day, 5%. So, realistic, di ba? So, hindi pwedeng wala kang loss. Aabutin yan eh. Magkakaroon ka talaga ng loss. Wala yatang trader dito na naging successful na hindi natalo. So, lahat po dumaan sa pagkatalo. Pero yung mga naging successful, una, hindi nag-give up. Pangalawa, nag-aral. Pangatlo, ginalingan. So, hindi sapat yung mag-aaral, di ba? Kailangan galingan.